Hello guys. So ngayon, pupunta kami ni Daddy Elgin sa bangko, sa Spanky, para mag-open ng account at gagawa ako ng vlog kung paano mag-open ng account agad ng walang police ID. So balitan ko kayo mamaya guys. See you. Bye. Para sa mga paparating pa lang or para sa mga wala pang bangko na nandito na. So guys, ngayon nanggaling kami sa Spanky para kuha ng para mag-open ng account para kay Daddy Elgin. And good thing, nag-try kami kasi may friend din ako, shout out to Ate Elizabeth. Siya yung nagsabi sa akin na pwede mag-open ng account without police ID. Yes, tama po kayo. So, nag-search din kasi ako sa website just to verify, and nabasa ko nga na pwede na rin palang mag-open ng account sa Spanky without finished ID, without police ID. So, yes guys, pwede na kayong mag-open ng account. Punta na kayo sa any branch ng Spanky. Dali nyo yung passport nyo. Tsaka, make sure na meron na rin kayong social number or yung sabi na yung sinasabi na 10 kilotunos, 40. I'm sorry, 10 kilotunos. Yan, 10 kilotunos. Basta may number lang kayo and certificate from the DDB yung nagpapakita nyo. So, okay lang yun kahit email pa lang. Kahit na wala pa kayong physical certificate from DDB, just ipakita niyo lang yung sinend sa inyo na na certificate from DBB na may nakalagay doon ng 10 kilotunos. So that's good news guys, kasi kami noon tumagal kasi yung pagkuha namin ng bangko gawa ng hinintay pa talaga namin yung syempre bukod sa maghihintay ka ng social number, hihintayin mo rin yung mag-open ka muna, mag-attack na ito, kukuha ka muna ng police ID, tapos mag-wait ko ulit na ilang weeks, tapos tsaka ka makakuha or makaka-open ng bako. So, that's good news for us or sa mga kababayan na pinapapunta pa lang dito sa Finland. At para makasaudi agad kasi nga, without bank, hindi kayo makakasahod. So, that's good news guys. Kasi hindi na kayo tutulad sa amin. Hindi ko alam kung kumbaga, siguro ilan lang nakakaalam na ganun ang ganun pala yung kumbaga pwede pala yun na passport lang at social number pwede na makapag-open ako. Pero, just reminder guys, limited lang yung ang services na makukuha nyo. So, kung kailangan nyo ng mga strong identification, hindi pa nila may bibigay yun. Unless, pagka meron na kayong finish ID or police ID, pupunta kayo ulit sa branch para matanggal nila yung limited access nyo. So, pero pwede kayo makakagang transfer, makakapag, siguro mga, makakabili. Pwede kayo makakabili pa rin gamit ang card nyo, gamit yung bank card nyo. Pero sa mga online payment, like kailangan ng strong identification, yun, limited lang. So, at least okay na yun kasi importante naman sa atin yung makabili ng pagkain, makabili ng makasamod, makapagpadala sa mga natin sa buhay, sa Pilipinas. Diba? Yun naman ang kailangan natin. So, yun, good decision guys. At least, nag-try din kami ni Daddy Elgin. So, that's all for today's vlog. And thank you so much guys for watching. Thank you so much sa mga new subscribers at sa mga nagsisig sa channel ko. And please don't forget to like, comment, share, and of course, subscribe sa my YouTube channel, Shina Chanita's Vlog.
And goodbye for now. Goodbye. God bless you all.